Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Napakalaking pribilehiyo po ang makapagsalitang muli dito sa pulpito. Ano po, malaking karangalan at malaking responsibilidad din po ang iniatang ng ating pastor. Opo. At ako po ay nagpapasalamat at kaninang umaga ay medyo madami yung attendance natin kaninang umaga. And then ngayon po ay papasalamat din ako yung mga wala nung mga previous meetings natin ay nandito at maraming salamat po sa Panginoon talaga sa biyaya po niya ay hindi po tayo pinagkulang ano po. Tayo pong tumayong lahat, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 10. And then po, pagkatapos po nating basahin yon ay ilipat po natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Okay po. 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 10. And after po nating basahin yon ay ilipat po tayo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Nandiyan na po kayo? Okay po. At basahin po natin ang salitang pagbasa and then tayo po ay magsabay-sabay sa 9 and 10. Okay po. Basahin ko po ang verse 1. Sa verse 1, 2 Corinthians chapter 12 verse 1, "It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to vision and revelation of the Lord." Verse 3, "And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God know it." Verse 5, "Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities." Verse 7, "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, which I should be exalted above measure." Okay, po sabay-sabay po tayo sa verse 9 and 10. Ready, read. "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I will take pleasure in infirmities, and reproaches, and necessities, and persecutions, and distresses, for Christ's sake. For I am weak, then I am strong." Buksan po natin sa chapter 9 ng 2 Corinthians chapter 8. Ang sabi po rito, "And God is able to make all grace abound towards you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound in to every good work." Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, maraming salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon, na ipinagtiwala niyo po ang pangaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang aming pananambahan sa araw pong ito. At dalangin din po namin ang aming pastor sa kanya pong pangangaral ng iyong pong salita sa mga junior church members po namin. Bigyan niyo po siya ng wisdom at ganyan din po ang mga kabataan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Panginoon, gabayan niyo po kami at maraming salamat po sa presensya po ng bawat isa. Dalangin ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung lahat. Diyos ko po. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung sufficiency of grace o yung sapat na biyaya ng Diyos sa atin. Ano po? Kasi
parati ko pong sinasabi na pag kami po may mga usap-usapan dito, pag ay yung biyaya ng Panginoon sa atin simula nung mag-pandemic and up to now, last year, last March, nag-anniversary ng pandemic. Kasi nga, hindi pa kayang masustinahan ng ating gobyerno ang pandemic, no? Maraming mga gamot, mga ano-anong mga pwede nilang i-impart sa mga taong bayan, pero until now wala pa rin nangyayari sa ating gobyerno. May pandemic pa rin, meron pa ring nagkakasakit, no? Hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang bansa, sa India, within 24 hours lang nasa almost 24,000 yata I think yung nagkaroon ng kaso, yung new cases ng COVID, ano. Pero sabi ko nga, yung sa biyaya ng Panginoon sa atin, yung sapat na biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay talagang sumagana, ano. Merong mga nagkasakit, merong mga naapektuhan, pero andun pa rin yung biyaya ng Panginoon sa atin na talagang iningatan niya tayo, hindi niya tayo hinayaan, na sabi nga ating pastor na dumaan man yung pandemic, wala merong mga masasabi nating casualty, pero andun pa rin ang biyaya ng Diyos na bumabalik pa rin sila na talagang nagpapatuloy, you know, sa pananambahan. So ito po ay ang 2 Corinthians chapter 1 at chapter 12 ay yung story ni Paul about yung kanyang mga naranasan, yung naging vision niya nung time na nakausap niya ang Panginoon on her way to Damascus, ano. At ang sinasabi po dito na ang biyaya ng Diyos ay na-magnify kay Paul, no? Na dahil sa biyayang 'yon, nagkaroon po ng humble heart si Paul, no? Sa nangyari sa kanya, yung sinasabi dito na thorn in the flesh. Alam niyo po, dalawang araw ko ng sincere, sabi ko, ano pa yung thorn in the flesh ni Paul? No? Kasi talagang maraming mayroong may nagsasabi na siguro dahil sabi mo, baka utal o baka meron siyang minsan nakikita sa kanya yung sa mata, meron namang may nagsasabi na ministry niya dahil wala siyang asawa, mga ganun, pero hindi ko masasabing ano, pero meron po kasing akong nabasa sa Galatian na yung sinasabi niya doon na sa mga churches, yung church ng Corinto, na sinabi niya na kung kaya niyo ngang ibigay sa akin yung aking mga mata, yung inyong mata, para kapalit ng mata ko. Siguro, sabi ko nga, baka nga ito siguro ang naging problema ni Paul, yung thorn in the flesh niya, na nagkaroon siya ng problema sa mata. Pero hindi ko po sinasabing yun ang ano, pero sa akin pong pagbabasa, ay sabi ko, baka ito. Kasi sinabi niya sa Corinth na kung pwede nyo nga ibigay sa akin, dukutin nyo ang inyong mata, ibigay nyo sa akin para magkaroon din ako ng paningin, ng maayos na paningin. So sabi ko, yung siguro ito yung ano. Pero ang ating pong pinag-uusapan po dito, yung kung paano ginawa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos kay Paul, kahit na nagkaroon siya ng infirmities o nung thorn in the flesh. No? Na sabi dito, si Paul ay nagkaroon siya ng ang biyaya po ng Diyos sa kanya ay sapat, at sabi dito, ito po ay mararanasan din natin bilang isang mananampalataya, no? Faithful Christians, na pag sinabi natin ang malimit ka po kasi nating nagiging nasa isip ng isang Kristiyano pag ikay nasa Panginoong Hesukristo o ikay naging isang Kristiyano, wala ka ng problema. Meron pong problema na mararanasan tayo. Hindi lang po sabi nga nila ang buhay Kristiyano, sabi nila parang bed of roses eh. Pero ang roses nga may thorn eh. Di ba? Pag humiga ka bed of roses, pero may thorn yun. So yun yung sinasabi natin na parang may mga problema kang mararanasan sa buhay mo. So ang sabi po dito, ang sabi sa verse 9, sabi sa verse 8, sabi dito, okay, seven, sabi dito, lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation,
there was given to me a thorn in the flesh. No? Pinakita po ng Apostle Paul yung kanyang problema na mayroon siyang, despite ng kanyang pagiging masagasig, no? Sabi nga nila, superhero apostle nga si Paul daw eh. No? Warrior, kumbaga. Na despite ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, ay binigyan siya ng thorn in the flesh ng Panginoon. Hindi para siya ay parusahan, kundi makita sa kanya ang biyaya ng Diyos, yung sapat na biyaya ng Diyos sa buhay niya. No? Na despite ng kanyang pagtatrabaho, o despite ng kanyang pagiging faithful, ay nakaranas siya ng thorn in the flesh. Sabi dito, so meron po akong tatlong bagay na pwede po nating pagbulay-bulayan ano po na kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Ang sabi po dito, ang unang-una po ay yung suffering ni Paul na naranasan niya. Yung pagdurusa na naranasan ni Paul. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 7, chapter 12 verse 7, sabi niya, "Lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh." No? Lahat po, sabi ko nga kanina, lahat ng Christian, kagaya ni Paul, lahat ng Kristiyano po ay makakaranas ng trial and testing ng ating buhay Kristiyano. So wala pong exempted sa suffering. No? Wala pong exempted sa atin sa suffering. Ano man nararanasan mo bilang isang Kristiyano, ay yan ay para sa iyong paglago na bilang isang mananampalataya. No? Suffering, sabi nga dito, suffering is a common experience to all human. Lahat po ng tao, hindi lang isang Kristiyano, kundi unbeliever, nakakaranas po ng suffering. Ang pinagkaibahan lang po natin bilang isang mananampalataya sa mga hindi mananampalataya, ay ang tayo po, pag nagkaroon ng suffering o nagkaroon tayo ng trials o nagkaroon tayo ng matatawag natin na pagsubok, ang nilalapitan natin Panginoon. No? Pero sa unbeliever po, hindi po ang Panginoon ang kanilang nilalapitan pagdating sa bagay na yan. No? Ang biyaya po ng Diyos ay sufficient sa bawat isa sa atin. No? Ang sabi po dito, kagaya nga po nung sinabi ko kanina na ang suffering is a common experience to all human. No? Ang sabi po sa Job chapter 5 verse 7, yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. No? Ang tao daw pinanganak at ang kanyang mga kapegyatian ay parang nakikita ba kayo ng apoy na yung sinisiganyo nag-i-spark pataas, ganun kadami. No? Ang trouble. At ang sabi naman sa Job chapter 14, man that is born of a woman is few days and full of trouble. No? Ang tao daw na ipinanganak ng isang babae ay kakaunti lang panahon niya pero punong-puno siya ng kapighatian. No? Na talagang kung bibilangin natin yung siguro yung edad mo mas marami pa yung trouble na naranasan mo kaysa sa edad mo eh. No? Sa araw-araw na lang na pakikibakan natin sa sanlibutan, meron tayong may experience talaga ng mga trial and testing ng ating pananampalataya. Gaya po ng nangyari kay Paul, na nakita naman natin si Paul na talagang porsigido talaga siya, no? Na tumupad sa gawain ng Panginoon. At ang sabi dito, suffering is a common experience to all Christian. No? Sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 29, sabi dito, For unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on Him but also to suffer for His sake. No? Nung tayo po yung naging isang Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, dala-dala po yun ang kanyang suffering. No? Kung paano siyang nag-suffer, ganun din dapat. Masigit pa nga ang yung suffering ng Panginoon kaysa sa atin. Eh. Di ba? Kung inyo pong mga nabasa ang banal na salita ay andoon po natin makikita ang suffering ng Panginoon, pero tayong mga mananampalataya talagang
kunting bagay lang, reklamo na tayo. Di ba? So suffering is common to is common experience to all Christian. No. Sa isang Kristiyano gaya ni Job, di ba si Job nakaranas, pantangin niyo yung kanyang boil from head to toe. Ang kanyang naranasang pigsa, no? Meron pang ang nangyari sa kanya, namatay pa ang kanyang mga ang kanyang anak, nawala ang kanyang kabuhayan. Pero nakita naman natin si Job, di ba? Ang talagang ano siya ng Panginoon eh. Ang buhay ni Job, makikita mo talaga na feared God, eschewed evil ang naging ano ni Job, no? So suffering is a common experience to all human, and suffering is a common experience to all Christians, no? So kung titingnan po natin yung sinasabi dito ni Paul na there was given to me a thorn in the flesh, ano ba talaga ang anong klase ng thorn in the flesh? So hindi yung ang affliction ni Paul ay tunay, hindi yung parang gawa-gawa lamang ng kung sino, no, tunay. Kumbaga nararanasan po niya. Para bakit sinabi nating anong klase, bakit kailangan tunay yung affliction ni Paul ay tunay, para mag-glorify ang Panginoon sa buhay niya. No, pag gumawa tayo ng bagay na sa tingin mo, halimbawa, ikaw ay isang mananampalataya at gumawa ka ng isang bagay na sa tingin mo hindi ka lugod-lugod naman sa Panginoon, hindi mag-glorify ang Panginoon doon sa mga bagay na yon. Na gumawa ka ng isang bagay na for example, na-aksidente ka. No? Hindi pinaintulutan ng Panginoon na pumunta ka sa isang lugar, araw ng Linggo, na-aksidente ka. Sa tingin mo mag-glorify ang Panginoon sa ano yon, na-aksidente ka. Tapos pagagalingin ka ng Panginoon, mag-glorify ang Panginoon sa ano na yon, sa bagay na yon. So ang nangyari kay Paul, gumagawa siya ng kalooban ng Diyos, binigyan siya ng thorn in the flesh para si Paul ay mag-glorify niya ang Panginoon at maging humble siya sa kanyang sarili. No? Kasi si Paul talagang, kumbaga sa ano, parang talagang, sabi nga nila, superhero na apostle yan. Eh. Talagang halos lahat gagawin. Lahat ng bagay gagawin. Na dumating sa punto na binigyan siya ng, ng Panginoon, ay para wag siyang magmalaki. Binigyan siya ng thorn in the flesh para wag siya magmalaki. So ang thorn in the flesh ni Paul ay para mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi dito, ang sasabi sa 9, sabi sa verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. No? So ang biyay, ang kalakasan ng Panginoon ay perpekto o tamang-tama sa ating kahinaan. No, bilang isang mananampalataya, pag tayo po ay, kaya nga sabi nila, pagka meron kang problema, ang ano lang ninyo, ang pagitan lang ninyo ng Panginoon ay isang ano lang eh, isang ruler lang. Bakit? Luluhod ka lang naman eh. Luluhod ka, hingi ka ng ano eh. Hingi ka ng guidance o hingi ka ng tulong sa Panginoon. Pray. Prayer. Last time, sinabi nga ang lesson ni Brother Alvin nung Thursday ay about prayer. So, prayer. Ang ating pong pagitan ay isang ruler lang. Lumuhod tayo to pray. So ang thorn in the flesh ni Paul ay para po sa kanyang ikabubuti, no? Yung sinasabi natin na yung weakness, sabi ko nga talagang sabi ko until kagabi sabi ko hinahanap ko sa Google ano na sabi ko ano ba talaga tong thorn in the flesh ni Paul? Hinahanap ko talaga. So as of kaninang umaga, hindi ko pa rin malaman kung ano talaga ang thorn in the flesh ni Paul eh. Pero physically talagang yun ang ano ni Paul na talagang nagpahina sa kanya, na dumating sa punto na yung thorn in the flesh niya ay yun ang nagiging
ano sa kanya ng mga tao. Yung parang kasiraan niya. No? It's a thorn in the flesh. God's goal to Paul is allowing the thorn in the flesh was to keep him humble. So tayo po, kung minsan, na sa giging, pagiging, alam niyo naman, sabi nga ni Pastor kanina, yung tao, sadya talagang may, yung talagang may temptation talaga tayo. At dumarating sa punto na pagdami, sa dami mo nang ginagawa, nagiging mapagmataas ka na. No? Na dumarating sa punto na nakakalimutan mo na ang biyaya ng Diyos, kung wala ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, hindi ka pwedeng manatili o talagang hindi ka itataas niya. No? So, biyaya ng Diyos talaga sa atin na pag tayo na iniangat ka ng Panginoon. No, huwag po tayo magmalaki kasi ang sabi nga niya, ang taong mapagmalaki ay binababa niya. At ang taong mapagpakimbaba ay itinataas ng Diyos. No. So, ano ba ang purpose ng thorn in the flesh ni Paul? Sabi dito, God gave Paul thorn in the flesh to keep him humble. Sabi ko kanina, it was purposeful for all our trials and tribulation. So yung thorn in the flesh ay purpose ng Panginoon sa kanya to keep him humble. Sabi dito, sa John chapter 16 po, buksan po natin, sa John chapter 16 verse 33, ang sabi po dito, "These things I have spoken unto you that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." No? Sabi niya, sinasabi ko to sa inyo, nasa akin, pag kayo nasa akin, you might have peace. Pag tayo po'y naka Kristo, tayo po'y may kapayapaan. Nagkakagulo na po sa ibang lugar, nagkakagulo na yung mga tao, merong mga pandemic, merong kung anong mga sakit na lumalabas, pero tayo po bilang isang mananampala, dapat tayo'y cool. No? Cool lang, cool. Cheer lang. Chill pala. Yun. Maging chill ka lang. No, bilang isang mananampalataya. Kahit nagkakagulo na dyan sa labas, chill lang. Kahit nagkakagulo na doon sa pantry house, chill lang kasi meron tayong pantry. Oh, di ba? Meron tayong sila, kailangan nilang pumila, tayo hindi. Paglabas mo, bigay. Oh, ganun ang biyaya ng Diyos sa atin na talagang ang sanlibutan ay kakagulo na kung saan kukuha ng mga bagay na pwede nilang pang-araw-araw nilang ilalagay sa kanilang bunganga, no? Sa kanilang bibig, sa kanilang tiyan. Pero bilang isang mananampalataya ay cool lang. Talagang nandoon yung biyaya sa atin ng Diyos na ibibigay niya ang mga bagay na hindi mo in-expect, no? Sa Jeremiah 33:3, di ba? Na anumang mga ayong baga, hindi mo in-expect yung mga blessing na darating sa iyo pag basta ikay nasa Panginoon at faithfully na naglilingkod sa Panginoon. Opo. So sabi dito, "These things I have spoken unto you that in me you might have peace and in the world you might have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." The Lord promised to work out His purpose in our life. Talagang pinangako natin ng Diyos yan na ang kanyang mga pinangako, no, ang kanyang mga pinangako ay maging totoo sa buhay natin, no, bilang isang mananampalataya. Huwag po natin na yung mga pangakong yun ay talagang panghawakan po natin yung pangako ng Diyos sa atin. So, ano ba ang nature ng thorn in the flesh ni Paul? Ano ba ang purpose? Pangatlo, ano ang source ng kanyang thorn in the flesh? No? Saan nang galing yung thorn in the flesh ni Paul? Sabi dito, ang sabi sa verse 7, "There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me." So sa mensahero ng Diyos, kung merong anghel ang Panginoon, meron ding anghel ang diablo. Na pinagsabi nga ay ang thorn daw na yon ay binigay sa kanya. Pero hindi yun ibibigay sa atin ng diablo kung hindi pinahintulutan ng Panginoon yun. Yung mga bagay na yun. Kasi tayo anak ng Diyos eh. Di ba kagaya ng nangyari kay Job na pinahintulutan ng Panginoon ang kanyang nangyari sa kanyang buhay. Basta wag mo lang siyang papatayin.
Yun ang sinasabi, yun ang sinabi ng Panginoon sa kay Satan. No? Ang sabi dito sa Philippians chapter 1 verse 29, for unto it is given in behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for his sake. Ibinigay sa atin ang isang bagay na ito, ang mga sufferings na ito, in behalf of Christ. No? Yung thorn in the flesh ni Paul ay binigay sa kanya in behalf of Christ. God gave the thorn to Paul, no, para siya ay maitaas sa kanyang sa buhay ni Paul. So as Christian po ay dapat tayong magkaroon tayo ng pananampalataya, no? Yung sabi nga ni Pastor kanina, magkaroon tayo ng faith. No, kahit hindi natin nakikita ang mga bagay na yun, magkaroon tayo ng faith. Panghawakan natin yung faith na sinasabi ng Bible para po tayo makapagpatuloy sa ating nasimulan. No? Mayroon kasi yung nagsimula ka lang sa maganda, pagdating sa dulo, hindi ka magtatapos. Kasi yung faith mo nag-waver na ang faith mo. Sumasalungat ka na. Mapakahirap po. Kasi ang ano natin ay yung ating patutuo sa ating komunidad, malaking bagay po yun sa atin bilang isang mananampalataya. Na dumating sa punto na, sabi ko nga kanina, na yung mga kapitbahay mo nagkakagulo na kung saan kukuha ng pang-araw-araw, pero tayo ay chill lang. Meron po kaming last Wednesday ay meron po kaming nakita na binabible study natin sa Palingon. Sabi na, ay si brother, sabi ganun. Sabi ko, oh, saan kayo galing? Ay, nagpunta kami ng, kasi may nagsabi daw sa kanila na meron daw pantry, community pantry sa Litcheria. So pagpunta po namin, wala, naloko lang kami. So mantakin nyo po, kung tayo po nasa kalagayan nila, galing sila ng Palingon, maglalakad papunta ng Litcheria, mainit, tapos pagdating wala, napakahirap po. Eh sabi nga ni Mia, kung siya lang mag-isa, pwede pa nating anim sila eh. Anim. Eh kung bibigyan mo isa, hindi mo pwedeng bibigyan yung lima. Eh anim yun. Sabi ko kung nag-iisa lang siya, eh paari nating mabigyan ng ano. At nagpapasalamat din po pala yung mga iba-inin ko lang po ay yung mga taga-Runggut, yung mga taga-Palingon, kasi last time, di ba, nagbigay tayo ng bigas, ay nagpapasalamat po sila. Napakalaking bagay daw sa kanila yung naibigay nating bigas nung time na yon. Ilan lang naman po yon, mga 9, 14. So yung mga natirang galing ng sobra galing Runggut ay napagdesisyonan po namin through our pastor na ibigay na lang dun sa mga regular na attendees ng Bible study sa Palingon. So binigay po namin. Pasikreto pa yun. Kasi alam mo naman yung tao, pagka nagbigay ka, bakit si ganito hindi mo binigyan? Bakit ako hindi binigyan? Yung sinasabi nga ni Pastor, di ba? Kanina yung tungkol sa pantry. Pag nagbigay ka, dapat pare-parehas. Kasi yung inggit ng tao. Pero dapat, bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat mainggit. No? Dapat tayo magpasalamat na nabigyan yung isang kapatid ng ganitong pagbagay. No? Kung maari nga lang, sabi nga, magbigay din tayo. Eh. Gaya ng pantry natin, di ba? Magkumuha ng ayon sa pangailangan at magbigay ayon sa iyong kakayahan. No? So ba tayo napunta doon? Okay. So yung thorn in the flesh ay, bakit nangyari yung mga bagay na yon? At ang pang-apat po, ang resulta ng thorn in the flesh ni Paul. Sabi dito, Paul's thorn had enlightenment effect upon him. Nagkaroon siya ng kalinawan ng kanyang isip. Tayo naman bilang isang mananampalataya, pag tayo po'y nakaranas ng isang pagsubok, siyempre kailangan natin magsiyasat. No? Bakit nangyari yung mga bagay na ito? At bakit sa akin nangyari yung mga bagay na ito?
ano ang plano, ano ang purpose ng Panginoon, bakit nangyari ito sa akin? Yung sinasabi ng ating pastor na huwag mong tanungin ang pastor ng ang Panginoon, bakit? Panginoon, bakit ako pa? Ang dapat nating isipin ay, Panginoon, ano po ang plano niyo sa akin kung bakit nang binigay niyo sa akin ang mga bagay na ito? So yung nangyari kay Paul ay magkaroon siya ng enlightenment sa kanyang kaisipan na ang turn na ito ay magda-drive sa kanya sa prayer. No? Sabi dito, ang sabi nga dito, "For these things I besought the Lord thrice that it might depart from me." No? Nanalangin siya sa Panginoon thrice. Tatlong beses. So bilang isang mananampalataya po, hindi lang kung tayo po may mga problema, nararanasan, meron tayong thorn in the flesh na naranasan natin, ay dapat tayong manalangin sa Diyos. Panginoon, ano po ang plano niyo sa akin? Bakit nangyari ang mga bagay na ito? So yun po ang resulta kung bakit nabigyan ng thorn in the flesh si Paul, para po siya ay magkaroon ng panalangin. Siguro nangyayari nga po ay baka trabaho lang ng trabaho si Paul, nawawala na yung... Kasi meron ganun eh, na yung nagwo-work ka na, trabaho ka ng trabaho ng Panginoon, pero hindi ka na nanalangin, hindi ka na nagbabasa ng Bible. So, ang ginawa ng Panginoon, binigyan siya ng thorn in the flesh para siya ay manalangin. Na ang kanyang kalakasan, sabi nga, ang ano dito ng Panginoon, "My strength is made perfect for your weakness." No? Kasi baka iniisip, bilang mananampalataya, iniisip natin, kaya, kalakasan ko na to eh. Hindi na dahil sa Panginoon, kundi dahil na sa sarili kong kakayahan. Kaya, minsan dumaranas tayo ng mga ganung mga pagsubok, mga trials, mga testing. Kasi nga, nakakalimutan natin yung manalangin, kalimutan natin na magbasa ng ating Bible. Ako, nagpapasalamat ako kay Brother Cedric kasi kahit hindi naman ako nagre-reply sa kanyang mga, minsan nag-heart ako, minsan pero nababasa ko yung mga ano niya. Napakalaking bagay po yun na isa sa atin na merong nananalangin sa atin. No? Si, kay Pastor, hindi ko mo, baga, kahit nasabi natin na in-announce niya sa karamihan, pero dapat lang, bilang isang member ng church, ay dapat nating ipanalangin yung ating pastor. No? Na, tayo din naman, hindi natin alam, pinapanalangin niya tayo. Gaya ng sinabi niya kanina, pinanalangin niya ang bagay na ang taong yun, kaya siya nandito ngayon. No? Na hindi mo alam, sinagot yung panalangin mo, dumating yung bagay na hiningi mo, hindi dahil sa panalangin mo, although sa panalangin mo rin, pero kasama din yung sa pananalangin ng karamihan ng mga members ng church. Kaya nga malaking bagay ngayon talaga yung magkaroon tayo ng fellowship, hindi lang puro food fellowship, dapat meron din prayer na manalangin sa bawat isa, kasi malaking kasi ang pananalangin po ng marami ay mas didinggin ng Panginoon yun eh. No? Mananalangin ka na ano, tapos ikaw wala rin naman sa simbahan. 'Di ba? So dapat pag umingi ka ng panalangin, ba't panalangin mo nga ako? Tapos ikaw din naman, hindi ka naman nagpupunta ng church. Hindi ka umatin ng mga meetings ng church, kahit isa. Tapos hingi ka ng prayer. Di ba parang hindi yata tama? Nahingi ka ng prayer sa mga kapatiran, tapos ikaw mismo hindi ka naman pumupunta ng church. So ang result ng turn in the place ni Paul ay nagbigay sa kanya ng kaliwanagan, no? Na nagdala sa kanya sa panalangin. Opo. Pangalawa, ang supplication na naranasan ni Paul. Yung pagsusumamo ni Paul, yung mga pagsusumamo ni Paul sa ginawa niya. So, ibig sabihin, ang supplication ni Paul na ginawa niya nung siya ay manalangin. So sabi dito, "For these things I besought the Lord thrice that it might depart from me." Nanalangin si Paul ng kanyang karamdaman tatlong beses, at ang pangatlong beses niya na panalangin ay sinagot ni Paul.
pero hindi doon ayon sa kanyang kahilingan, ayon sa kanyang gustong mangyari sa kanya. Di ba? Ang sinabi ni Paul, "These things I besought the Lord Christ that it might depart from me." Ano yung pwede alisin? Ang bagay na yon, yung thorn in the flesh, at anong gusto niya mangyari? Maalis sa kanya yung thorn in the flesh na yon. Pero ang sinabi ng Bible dito sa chapter 9, sa verse 9, "And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Hindi inalis ng Panginoon yung thorn in the flesh niya. Ang biyaya na lang ng Diyos sa kanya na ang strength ng Panginoon ay naging daan para siya sa kanyang kahinaan. No? So, paano na nalangin si Paul? Sabi dito, Paul prayed definitely. So, naka-specific ang kanyang panalangin. No, parating sinasabi ng ating pastor, "Panginoon, ang panalangin, bigyan mo nga ako ng sasakyan." Kaya dapat pag nag-pray po tayo specific, kasi pag binigyan ka ng sasakyan, baka ibigay sa'yo vapor. Wala kang ano, sabi nga wala kang dagat na paglalagyan ng iyong vapor. No. So Paul prayed definitely. Sabi dito, "For this thing," sabi niya, "for this thing," ano 'yun? "Thorn in the flesh. His infirmities, his thorn in the flesh, that it might depart from me." Gaya din po sa sinabi ng Panginoon kay Peter, Simon Peter, sa verse 20, sa Luke chapter 22 verse 31 to 32. Sinabi ng Diyos sa kanya kay Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig gaya ng isang trigo. No? Si Job, lumapit ang si Satanas sa Panginoon at sinabi niya na ang mismong ang Panginoon nagsabi kay Satanas, "Yung aking anak na si Job, subukan mo." Kasi ang sinasabi ng Diablo, kaya ka lang naman yan na sinasamba dahil meron siyang mga kayamanan, masagana ang kanyang buhay, maganda ang kanyang buhay, kaya ka lang naman yan sinasamba. Tingnan natin pag tinanggal mo yung hedges, yung pader na nakaano sa kanya, yung kanyang sinasandalan. So sabi ng Panginoon sa kanya, "Sige, try mo. Huwag mo lang siya papatayin." So tayo bilang mananampalataya, minsan nagkakaproblema po tayo na nagkakaroon tayo ng paglayo sa Diyos. No? May kunting problema ka, hindi na ako naapektuhan ka agad yung simbahan. Bakit sa dinami-dami ng pwede mong apektuhan, bakit simbahan pa? O bakit ang Panginoon pa pwede mo, bakit ipagpapalit mo pa yung Panginoon sa mga bagay na yun? Now, which is dapat nga ang pag tayo may problema, sa Panginoon tayo dapat nalapit. Hindi ka sa kung sino-sino man. Hindi sa ibang tao. No? Pag meron tayong problema, pumunta ka sa church, mag-pray ka, makinig ka ng Word of God, lumapit ka sa mga kapatiran, humingi ka ng payo, especially sa pastor, humingi ka ng payo. Malaking bagay po yun sa atin bilang isang mananampalataya pag tayo po may mga problema. So, Paul prayed definitely. And then, sa pangalawa, ang si Paul ay prayed directly. So, ang sabi niya, "I besought the Lord." Sabi niya, "Ako'y lumapit sa Diyos." No? Nagkaroon ng problema si Paul, nagkaroon siya ng thorn in the flesh, ang kanyang nilapitan ang Panginoon. No? Paul probably sought the Lord in tears, na nalangin siya, no? Na may pagluha, may pagtangis. Kasi pag tayo po yung nananalangin, dapat talagang yung ating puso talaga ipino-pour out natin sa Panginoon, no? Talagang bigay todo tayo sa Panginoon sa ating mga panalangin. Pag lalo na pag tayo may nasa problema, tayo yung nakakaranas ng mga pagsubok. Pag meron ng kwento, pagka merong isang kapatid na nagiging problema, sabi mo, "Thorn in the flesh ko yung kapatid na yan."
Pero dapat nating ipanalangin kung sino man yung problema mo, ipanalangin mo. No? Sabi dito nga, Paul prayed directly sa Panginoon. Lumapit ka agad siya sa Panginoon sa kanyang problema, sa kanyang thorn in the flesh. Sabi niya, sabi dito, Paul probably sought the Lord in tears. He was diligent in asking, knocking, and seeking. So talagang, kumatok talaga sa Panginoon, Panginoon, bagalingin mo ako. Sabi nga ni Brother Cedric nung nakaraan, di ba ang prayer natin, merong yes, may no, merong wait, and silent. No? May silent pa yon. So, yes, because sasagutin ng Panginoon kasi nalugod siya sa iyo eh. Sasagutin ng Panginoon yung panalangin mo. No, because hindi, dahil hindi niya gusto yung inihingi mo, kundi bibigyan ka niya ng iba doon sa inihingi mo. And wait, kasi bibigyan kita ng masigit pa na sa kailangan mo. And silent, sabi nga ni Brother said, yung silent ay nag-iisip ang Panginoon kung ano yung mas magandang ibibigay niya sa iyo bilang isang anak niya. Sa paghingi natin, pagluhod natin sa panalangin. So the Lord, Paul probably seek the Lord in tears. He was diligent in asking, knocking, and seeking. Sabi siya sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8, yun po yung malimit natin narinig. Ask, and it shall be given you. Seek, and it shall find. Knock, and it shall be opened. For everyone that asketh, receive it, and he that seeketh, find it, and to him that knocketh, it shall be opened. Andiyan lang naman ang Panginoon eh. Nag-aantay lang naman sa atin, sa ating mga paghingi sa pananalangin natin. Ang nagiging problema lang po natin bilang isang mananampalataya ay nakakalimot tayong humingi ng manalangin sa Kanya. Sa mga bagay na mga problema natin, pangailangan natin sa araw. Paul prayed diligently. Sabi dito, for these things I besought the Lord thrice. Tatlong beses niyang lumapit sa Panginoon. Una, hindi siya sinagot. Pangalawa, hindi rin. Pangatlo, sinagot siya. Pero hindi doon ayon sa kanyang kahilingan. Kasi ang sabi niya dito sa verse 9, and he said unto me, my grace, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sabi ng Panginoon sa kanya. For my strength is made perfect in weakness. Ang aking kalakasan ay sapat na sa iyong kahinaan. Sapat-sapat na sa iyong kahinaan. Paul's prayer was answered but not in his desired way. Meron po tayong nananalangin po tayo na, Panginoon, gusto ko yung bagay na ito. Ito po ang hinihingi ko. Pero dumating sa punto na sinagot nga, hindi naman yun ang gusto mong ibigay sa iyo. Baga iba yung panalangin mo, iba yung sinagot ng Panginoon. Kasi bakit? Bagay, mas ano yun sa'yo, mas kailangan mo yun eh, yung bagay na yun eh. Binigay sa'yo ng Diyos yun para masigit mong kailangan yung bagay na yun. Hindi doon kung ano yung gusto mong mangyari, kundi kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Yun ang nangyari kay Paul. Na ang kanyang thorn in the flesh ay gusto niyang maalis sa kanya. Alisin mo na ito, Panginoon, alisin mo. Maraming beses with tears, pero hindi siya binigay sa kanya ng Panginoon, kundi binigyan siya ng ibang solusyon. No? So Paul prayed, prayer was answered but not in his desired way. God knows best and answer accordingly. Alam ng Diyos ang makakabuti sa atin at yung dararapat sa atin sa ating panalangin. We need to remember sometimes God answer yes, yung nga sinabi ko kanina. Alalahanin po natin ang Panginoon tumasagot ng oo, hindi, wait, antay ka lang. At minsan nagiging tahimik. Last time nga sabi ko yung poem na Footprints in the Sand, di ba? Kung inyo pong mga lyrics noon na parati sila magkasama. Naglalakad sila, parati sila magkasama. At dumating sa punto yung taong yun ay
malaki ang problema niya. Naglalakad siya pagkat wala na yung imbis na dati nakita niya dalawang footprints, apat, naging dalawa na lang. Diba ang sabi ng Panginoon, that means I carried you. Binubuhat kita. So tayo po may mga problemang naranasan, ay pwede natin sabihin, tahimik ang Diyos, binubuhat kanya. Ano kaya pwede kong gawin ko sa, ano ang magandang pwede kong ibigay sa anak ko habang buhat-buhat? No? So napakasarap damhin na buhat-buhat ka ng sa magulang, di ba? Minsan ewan ko kung naranasan niyo na pupunta ng palengke yung anak, kare-kare mo anak mo nag-iiyak pag hindi mo binigyan ng nagpupumiglas yung paa, minsan nga naupo pa yun sa ano, di ba? Kasi no, naupo pa sa sahig, no, para lang maibigay ng nanay ang gusto ng anak. O ng magulang, gusto ng bigay ng magulang, gusto ng anak. Pero dumarating sa pagbubuhatin ng nanay. Pero pagbuhat ng nanay, siyempre nanay o magulang, bibigay pa rin. Sabi nga, pinaglupasay mo muna bago mo ibigay. Di ba? Dumating sa punto. Ako nga, experience ko yan. Nung ako hindi pa mananampalataya, dumarating sa punto na may problema, eh bilang hindi pa mananampalatayan, lapit ka nun sa nanay. Ganyan. Ang gagawin ng nanay ko, sisermunan ka. Eh, bakit ganyan? Kasi ganyan. Tapos maya-maya, nagpadala na ako. Sabi ko, magsisermon ka rin lang, magpapadala ka rin lang, sisermon ka pa. So, ganun tayo mga magulang eh. Magdadaldal tayo, pero at the latter end, bibigay din naman natin yung ating yung gusto ng ating mga anak. So, Paul's prayer was answered but not in his desired way. So, alam ng Diyos ang best at sinasagot niya according sa iyong pangangailangan ang mga panalangin mo, no? We need to remember sometimes God answer yes, sometimes no, sometimes wait, and sometimes silent. Tahimik ang Diyos pagka at minsan kasi pag ang problema nating ang problema po nating mananampalataya pag hindi tayo nasasagot ng Panginoon kagad, tumitigil na tayo sa ating pananalangin eh. 'Di ba? Yung mga videos na cartoon videos sa Facebook na merong naghuhukay yung diamante, ganun 'yun. Tumigil, kinuha yung ano, mas malaki pa pala makukuha niya doon sa pinagtigilan niya. So, sa ating pananalangin, huwag tayong manghimagod sa pananalangin natin. Kasi pag dumating sa punto na nagpipray ka, iabot na lang ng Panginoon, tapos bigla kang tumigil, babalik. Hindi mo matatanggap yan kasi hindi ka naman pala, hindi ka nagiging faithful o naging persevere sa iyong pananalangin. No? So, sa ating pong pananalangin, huwag po tayong manghimagod. No? Huwag po tayong manghimagod sa ating pananalangin dahil darating ang araw na ang panalangin mo ay gaya nga sa Jeremiah 33 verse 3 na hindi mo alam kung ano yung bibigay sa iyo ng Diyos. No? O masigit pa doon sa panalangin mo. Di ba? So, sa pananalangin natin, pag nakatanggap tayo, natanggap na natin yung ating hinihingi na ayon sa ating pananalangin, magiging masaya tayo. No? So, yun din ang naranasan ni Paul. Ang sinabi sa kanya ng Panginoon dito, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." So, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Ang sabi ni Paul, mas maigi pang matutuwa na lang ako na nanatili sa akin yung sakit na ito, yung thorn in the flesh na ito, yung infirmities na ito, so that, sabi dito, that the power of Christ may rest upon me. So, na-enjoy ni Paul ang kanyang buhay, no? Ang kanyang
thorn in the flesh. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng assurance eh. No, ang sabi ng Panginoon dito, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Binigyan siya ng assurance ng Panginoon, kahit meron siyang ganyang infirmities, meron kang ganyang karamdaman, binigyan ka ng assurance ng Panginoon na ang kalakasan ko ay perfect sa iyong kahinaan. Bibigay ko sa iyo ang kalakasan ko. As long as magmananatili kang faithful bilang isang mananampalataya. So, Paul's prayer was answered with a divine revelation by God Himself. God promised Paul something greater than removing the thorn in the flesh. No? Ano ba yung sinasabing ini-enjoy ni Paul bilang isang in-enjoy ni Paul na sufficient na binigay sa kanya ng Panginoon? Powerful sufficiency. Sabi nga dito, my grace, my strength. Ang biyaya ko ay kalakasan. Sabi dito, my grace, my strength. Yung power ng Panginoon sa kanya, binigay niya kay Paul. No? Ang sabi po, buksan po natin sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. Hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba narinig, sabi dito, na ang walang hanggang Diyos, no, everlasting, the Lord, ang ating Panginoon, ang creator ng sanlibutan, no, hindi nang hinawa o hindi nang himagod, no, neither painted not, neither is weary, hindi nang hinawa, hindi siya nang himagod, no, there is no searching of his understanding. Wala po tayong, hindi po natin ano ang kanyang sariling ano eh, ang unawa, hindi natin unawa ang kanyang kaisipan. Sabi to, he giveth power to the faint, nagbibigay siya ng kalakasan sa mga nanghihina, no. And to them that have no might, he increases strength. Yung mga naglulupay-pay, binibigyan niya ng kalakasan. Sa 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Kahit na yung mga ano, di ba, mga kabataan, nanghihina, naglulupay-pay, at bumabagsak. Pero sabi dito, but they that waited upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. No? So sa ating maging faithful lang tayo sa ating nasumpungang pananampalataya. Maging faithful lang po tayo sa ating pananampalataya natin bilang isang Kristiyano. At sinasabi po dito, hindi tayo po ay sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not weary, and they shall walk and not faint. No? Mantakin mo yun sa kalakasan ng Panginoon sa atin, tatakbo ka na, hindi ka pa manghihina. No? Takbo lakad. Pero hindi ka bibigyan ng kahinaan ng Panginoon sa biyaya niya. Kasi, ang sabi nga dito sa verse 9 ng 2 Corinthians chapter 12, by my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. No. So powerful sufficiency ang binigay ng Panginoon sa kay Paul. Pangalawa, personal sufficiency. He is a wonderful, sabi dito, promise. No, He said unto me, my grace is sufficient for thee. So personal na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi dinaan ko kahit kanino. Kahit sa ating pong pananalangin eh. Hindi naman natin kailangan dumaan kahit kanino eh. Meron tayong personal relationship sa ating Diyos na
hindi mo pwedeng idaan kahit kanino. Ikaw mismo bilang isang mananampalataya, ay ikaw mismo ang lumapit sa Panginoon. Makikipag-usap ka sa Kanya, and through His Word, ay makikipag-usap naman ang Panginoon sa atin. No, kaya nga hindi dapat natin mahiwalay yung prayer and reading ng Word of God sa ating buhay. So, anong nangyari sa kay Paul, siguro, ganun ang ano sa kanya na naging ano siya eh, naging nag-boast, naging mapag, naikwento niya kasi ang kanyang buhay na talagang mga pinagdaanan niya na parang naging mataas, no? So, personal sufficiency ng binigay ng Diyos sa kanya. At ang sabi dito, He said unto me, and my grace was sufficient for thee. Personally, you and personal for me, no? Ang biyaya ng Diyos sa atin ay binigyan niya tayo ng grace, no? Na by grace through faith, naligtas tayo, and strength and power bilang isang mananampalataya. So, ano pang binigay ng Panginoon sa kanya? Yung present, no, sabi dito, ang sinasabi ng Bible dito sa 2 Corinthians ay yung S na sinasabi dito, maliit lang na bagay ito eh. May S, yung S is a present word of action. No, talagang ora mismo, ibibigay ko sa iyo, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. No, so, yung sufficiency dito means yung talagang, yung tamang-tama sa atin, no? Yung sapat sa atin na pangailangan natin yung sufficient na binigay sa atin ng Diyos. Sufficient din kay Paul yung binigay sa kanya. Na yung kanyang thorn in the flesh, yung strength ng Panginoon ay tamang-tama doon sa kanyang kalakasan, kahinaan. No? So, plentiful sufficiency, my grace is sufficient for thee. No? Enough o talagang sapat sa kanyang pangailangan. No? Kasi nga ang sabi sa Matthew 6 verse 34, yung last part, ay sinasabi doon na yung sufficient is ano, the day is evil thereof ba yun? Sufficient for the day is evil thereof. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, kagaya nga po yung sa Old Testament time, di ba? Yung pinano ng Panginoon na binigyan sila ng the whole 6 days, binigyan sila ng pang-araw-araw nila, and then the 7th, 6 days ay kumuha kayo ng para sa kailangan nyo sa araw ng bukas. Yung iba, yung kumuha, may mga sobra, nung time ng 1 to 5, may sumusobra, inuod. Pero yung sinabi ng Panginoon sa kanila, on the 6 days, kumuha kayo twice. For the, pagdating ng Sunday, pagdating ng 7th day, ay hindi kayo magtatrabaho, but you have to magbulay-bulay kayo. No? So, plentiful sufficiency ang binigay ng Diyos kay Paul. Sabi dito sa, yung kanina, yung binasa natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, and grace, and God is able to make all grace abound toward you. Ang Panginoon po ay may kakayanan na ibigay sa iyo ang mga yung biyaya, no, na ipagkaloob sa iyo, that you always having all sufficiency in all things, na ang malat na ikaw mismo o ikaw ay palaging merong sapat na pangailangan sa iyo sa lahat ng bagay, may abound to every good works. So, yung mga bagay na binigibigay sa iyo ng Diyos ay para po yun sa good works, sa mabuting gawa. No? Supply of grace is full of His glory. Yung supply ng ating, yung binigay sa ating biyaya ay para sa Kanyang kaluwalatian. Ano pa? Ang plentiful sufficiency, and last part ay practical sufficiency. The thorn became the channel of the doorway for God's grace, strength, and power.
So yung thorn in the flesh ni Paul ay naging daan yun ng kanya para sa kanya sa biyaya ng Diyos, sa power ng Diyos at sa strength ng Diyos sa kanya, no? That transform into perfect grace and strength and power. Yung weakness ni Paul, na sabi niya, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect for weakness." So sa 10, sabi dito, "Therefore I pleasure in infirmities and reproach and necessities and persecution and distresses for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong." Nagkaroon siya, natuwa siya doon sa kanyang mga nangyari sa kanya eh. Nagalak, "Therefore I take pleasure." No? Ako'y nagagalak sa nangyari sa akin na infirmities ko, yung reproaches ko, yung necessities ko, yung mga pangailangan ko, yung persecution, yung pag-uusig sa akin, in distresses, no? Dahil kay Kristo. Kung ano may po na naranasan po natin bilang isang mananampalataya, ay dahil po yun kay Kristo, no? At ang sinasabi po dito, sa last part, "For when I am weak, then I am strong." Kasi ang sinabi Panginoon dito kay Paul, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sabi nga dito ni Paul, "I am weak, then I am strong." Mahina ako, pero dahil sa biyaya ng Diyos sa buhay ko, ay naging malakas ako. So bilang mananampalataya po, ay kailangan natin maging malakas sa biyaya ng Diyos. Na tayo po, anuman ang mangyari, anumang mga unos ang naranasan natin bilang isang mananampalataya, natural lang po yun na maranasan natin yun. Pero ang biyaya sa atin ng Diyos na ang anumang pagsubok na meron ka ay sapat na yun na binigay sa iyo ng Diyos, kasi yun lang ang kakayahan mo, yun ang kaya mo na pagsubok. Kasi walang ibibigay sa atin ang Diyos na pagsubok na hindi natin kakayanin. No? Ang kanyang biyaya, sabi niya, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect for weakness." Kailangan po natin na maging masigasig sa panahon ngayon na kailangan natin maging matatag, kumbaga, maging matatag bilang isang Kristiyano. Kasi napakahirap po eh, talagang napakahirap na ilang months tayo nung 2 months, last year, 2 months tayong walang services. Then, itong year na to, 1 month, wala tayong services. Sabi ko nga, nag-uusap nga kami ni Brother Boy, sabi ko, parang ano, nakakapanghina, yung walang service, walang fellowship sa church. Diba, usually talagang, kasi pagdating sa fellowshiping, hindi lang naman food ang pinag-uusapan natin, kundi yung strengthened by thy brethren eh. Na magkaroon tayo ng palakasan sa bawat isa, anumang problema mo, sige, kwento mo, pag-pray natin, anumang problema, kwento ko sa'yo, pag-pray natin. Kaya dumarating sa punto na, nung last ano, sabi ko, ano, Sir Boy, kita tayo sa Milan. Doon na tayo magkayang kumain. Kahit walang service, doon na tayo kumain, bintuan na lang. Kaya napakahirap, no? Kaya sinabi ng ating pastor na wala tayong food, wala tayong lunch o ganun, mga last time na walang lunch fellowship, pero hindi mo pa rin iwasan talaga eh. Talagang nagkakaroon tayo ng lunch fellowship, kasi yun talaga, yun ang isa sa mga kailangan natin bilang isang mananampalataya, na magpalakasan talaga tayo sa isa't isa, no? Kaya malaking bagay po yung merong nananalangin sa iyo at merong kang pinapanalangin din. No? Malaking bagay po yun sa atin. At lalong-lalo na po sa ating pastor na talagang kailangan niya po yung encouragement ng church. No? Actually, ang isa ang topic ko po dapat kasi ay
accountability. Pero sabi ko mas ano ko to, mas gusto ko yung sufficiency of grace ng Panginoon. Kasi nararanasan mo eh. Mas masarap ano yung ganun, para mas naranasan mo, mas madali mo siyang i-impart sa mga church members. So, kung ano man po yung thorn in the flesh nyo, ano man yung nararanasan nyo, yung problema o tested o trials ng buhay, natural lang yun. Bilang isang Kristiyano, meron talaga tayong mga pagsubok na naranasan. Hindi lang po, siguro yung pagsubok na naranasan mo, masigit pa yung naranasan yung taong nasa likod mo. Eh. Diba? Isipin mo, Panginoon, bakit ganito yung ano? Bakit magkikwento ka, bakit nangyari sa akin? Iisipin mo lang ba na bakit meron ganitong ano? Ano kaya ang plano ng Panginoon? Pero hindi mo alam, yung taong nasa likod mo, masigit pa pala ang problema na nararanasan niya. No? At sa biyaya ng Panginoon, ay malalagpasan po natin ang mga problema yun. Ano man pong naranasan ng ating bansa ngayon, mararanasan ng bansa natin, malalagpasan po natin to sa biyaya ng Panginoon. As long as tayo po ay naging faithful sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ano po? So, ang akin pong kahilingan ay talagang ano tayo, magpanalanginan po tayo sa isa't isa. Magkaroon po tayo ng sama-samang pananalangin, no? At sama-samang talagang ano, yung magkaroon tayo ng unity as a church na talagang kung pwede nga lang eh, kung pwede, sana pwede yon. Na pag nag-pray ang isa sa yung, alam ba, nag-pray yung kapatid, may nag-text sa'yo, I pray for you. Pass on the ano, text, I pray for you. Pero sabi nga ni Pastor, make sure na pinag-pray nyo, hindi lang yung parang sinabi mo na pinag-pray kita pero hindi naman pala. Para lang masabi. No? So, yun po ang aking ano, at maraming salamat po sa bawat isa na narito. Maraming salamat and thank you po. Alisedek.